Hi everyone! Ang gagawin natin ngayon ay magluto tayo ng o gagawa tayo ng lumpia. So ito yung mga ingredients. Meron ako, syempre meron tayong pork dito. Ito yung pork. So dalawang pack yung gawin ko para mailagay ko siya sa freezer yung iba. So ito yung mga vegetables. So meron ako palang carrots, celery, and then white and red onions. Yun lang yung ingredients na ilagay natin. So ayan, meron din palang parsley. So ayan. Mas mabilis kasi ito, mas mabilis to gamitin. Hindi ka na maghiwa-hiwa pa. So ayan, ilagay natin diretso dito sa pork. Maganda kasi pag may parsley dahil sobrang bango. Dagdag flavor at amoy rin din yan. Aroma. Lasa yun. So ngayon, hiwain natin yung onion. Same, ilagay natin diretso dito. Ayan. So ngayon yung white onion naman. So the same, ganun pa rin yung gagawin natin. Oh, grabe yung onion. So next natin gawin ay ang carrots. So yan yung carrots. Oh, perfect. Diba? Ay. Oh yan, maraming carrots. Then next is gawin natin yung celery. Ubusin na lang natin yung celery dahil marami naman yung pork. So ayan, the same process, ganun pa rin. Oops. Wow. So ayan, so ito lahat yun. Tamang-tama talaga to. And then, haluin siya natin. So dahil marami to, dalawang itlog ilagay ko dito. Yan. Hugas tayo ng kamay. And then lalagyan natin siya ng oyster sauce. Again, ito pang ano na lang to eh. Tansya-tansya lang to. Yan. Lagyan natin ng black pepper. Ground black pepper lagay natin. And brown sugar. Ayan. So ayun, haluin na natin. So para mas mabilis, gamitan na lang natin ng kamay. Kaya nag-gloves tayo. Mas maganda kasi yung halo pag kamay talaga yung ginagamit. Oh, siguradong masarap to. Grabe, ang sarap ng amoy. Yung bango. So ayan, tapos na to. Nahalo na siya ng bongga. Actually, ready na to for ano, wrapping. So ready na to. So, i-wrap na siya natin. So
So ayan, mag-wrap na tayo. Meron akong wrapper. Ito. Ito yung nabili ko sa Asian shop dito. So ayan. Gawin natin dito, di masyadong malaki. At di masyadong marami. Taran! Masarap din to lagyan ng lumpia. Ay, may... ng cheese. Ito. Kaso wala akong cheese eh. Dami ko nang nagawa ha, ang bilis ko in fairness. What is it? Grigio. What? Pinot Grigio. Tagdagan ng konti. Oops. Ayun, baka gusto niyo mag-request ng lulutuin ko. Mag-message lang kayo ha. Para mapag-practisan na natin yan. Habang maaga pa. Gusto ko kasi talaga magluto ng ano, mga iba't ibang mga pagkaing Pinoy. O kahit ibang, kahit hindi mga Pinoy na pagkain. Gusto ko matuto. Baka gusto nyong, baka may mga isa-suggest kayo dyan. Na mga pwedeng lutuin. Basta kaya ko. Gumagawa rin ako minsan ng siomay. O dumplings, ganun. Kaso ngayon, wala akong wrapper, hindi ako nakabili. Pero minsan, gumagawa ako nun. Ay, grabe. Ang bilis-bilis ko. Ang dami na palang nagawa, oh. Uy! Tapos i-try natin to. Tingnan natin kung anong lasa. Pero I'm sure masarap to dahil syempre tinikman ko na siya. Tinimplahan ko before ko i-wrap para alam natin na sakto yung timpla niya. Grabe oh, ang ganda pagkagawa.
while you do the rice later. Because I am making adobo. Okay? Yeah. I cook adobong baboy. So yan guys, tapos na ang ating lumpia. Look, sobrang dami. Woo! Hi! Yan. Sobrang dami nang na. Siguro mga nasa 45 pieces siya. 51 lahat. Di ba ang dami? So paano ko ito ubusin? Hindi. Siyempre ilagay ko to sa ano, ilagay ko sa freezer para pag gusto kong kumain, anytime, meron akong pwedeng ano, lutuin, di ba? So, yun. So, yung natira, gagawin ko lang siya. And then, kakainin namin ngayon. See you! So, ayan. Lutuin natin yung lumpia. So, mainit na to. Basta, ganyan na yung oil. Kumbaga, kumukulo na. Gumamit tayo ng wooden stick. Ganyan. So, pwede na yan. Then, kailangan hindi masyadong mainit yung ano apoy para hindi masunog yung lumpia. Dapat mahina lang. At saka hindi siya dapat overcrowded. Mga apat lang. Ganyan. Para hindi rin siya magdikit-dikit. So yan, luto na to. So ganito yung ano, itsura niya eh. Ganito siya pag hindi sobrang mainit yung ano, malakas yung apoy. Maganda yung pagkaluto niya. Yan. So, ayan. So, yung magandang pagkaluto dahil sakto lang yung apoy.